Alam nyo, sa panahon ngayon, napakaraming mga naglalabasang mga scam, mga modus ng ating mga kababayan. Hindi lang sa ano ha, hindi lang dyan sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. So, ang layo nilang naman ito ay talaga makapanloko ng tao, makapag-take advantage sa kahinaan or sa status ng mga tao. Eh, ang kalimitang nabibiktima dito, yung mga ano, yung mga hindi nakapag-aral, yung mga tao na talagang nasa mababang estado ng ating lipunan, yung mga mahihirap, at syempre yung ibang mga tao na sa kagustuhan agad na kumita minsan ng malaking pera, eh kahit na too good to be true yung pinapasokan nila, ay talagang doon sila nagbibigay ng kanilang mga pera, yung mga OFW, ito ng magpahinga, gusto ng tamasahin sana yung kanilang mga naipon sa pagsasakripisyo sa ibang bansa. Ay ang masama nito, na bibiktima pa sila ng mga scammer na to. May mga iba't ibang modus din na nagkalat dyan na mag-invest ka ng ganito, lalaki ng ganitong amount ang pera mo, di ba? May mga ganyan, hanggang sa masimot na lamang yung kanilang mga pera at hindi nila alam kung anong gagawin nila. So yan ang ating pag-uusapan. May ano eh, may pagkakahalintulad dito sa nakita natin na balita. At involved na naman ang Palawan dito. Hindi natin alam kung saan lugar sa Palawan, pero ito ay lumabas sa naging pahayag sa pagbubulgar ni Senador Rafi Tulfo. Okay, bago natin puntahan yan, bago natin panoodin yung video na kung saan ay inilahad dyan ni Sir Rafi Tulfo yung modus, ha, yung modus. Ang masakit pa dito mga buddy, ang mga sangkot, eh matataas na official ata ng gobyerno. Ano na bang nangyari dito sa ginawang eksaminasyon ng NBI sa DNA? No, alam naman natin na hiningi ng pamilya ni Jobilin ang tulong ng NBI dahil wala silang tiwala na dito sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan kung sino-sino yung nasasangkot. May mga politiko, may mga negosyante, may mataas na official ng city government ng Palawan, pati yung mga ano, yung mga media personality nag-aaway-away, nagbabatikusan. So yun ang nagiging sitwasyon ngayon. Matapos ang ilang araw na paghihintay, meron na bang resulta? May kalalabas lang kasing balita dito mula sa Radyo Bandera Philippines. NBI, wala pang inilalabas na resulta ng DNA examination sa natagpuang bungo at kalansay sa barangay Santa Lourdes. Ito ang naging pahayag ni NBI Palawan Special Investigator 3, Cedric Kaabay, sa panayam ng Radyo Bandera. So anya, nakadepende ito sa mga eksperto sa Maynila kung kailan ilalabas ang resulta ng kanilang pagsusuri. Napag-usapan natin ito isang araw ha, kasi ito ay binatikos din nitong si Mr. Tommy Abile, itong si Special Agent Cedric Kaabay, dahil meron daw itong kinasasangkutan din na katiwalian noon. Kaya tinatanong dito ni Mr. Abile kung mapapagkatiwalaan ba o magkakaroon ba talaga ng magandang resulta ng investigasyon kung itong si Special Agent Cedric Kaabay ang humahawak nito. So yun ang ating abangan mga buddy. Kung sakali man na positive itong resulta ng DNA, ayon dito sa special agent, ayon sa kanya, ay maaaring itigil na ang ginagawa nilang investigasyon. Pero kapag doon sa resulta ay nag-negative, hindi parehas doon or hindi tugma doon sa naging unang eksaminasyon ng PNP, dyan na magkakaroon pa ng mas malalim na investigasyon. Pakinggan natin itong sinabi ni Special Agent Cedric Kaabay. Pagka ito po sakali lang na positive, ano po ang galaw ng NBI? Titigil na po tayo sa ating investigasyon. Hayaan natin po yung kaso na umusad sa fiscal office. Kahit kami po, gusto naming malaman na rin yung result. Subalit hindi naman natin pwedeng madaliin o kulitin yung ating mga expert doon sa Manila at baka hindi rin na maintindihan. So antay na lang po tayo. So yan po yung pahayag ni Special Agent Cedric Kaabay. 'Di ba yung huli nating sinabi, itong si Liobert ay willing magpa-undergo ng lie detector test. So yan po yung ating update dito po kay Jobilin Galliano case. Hanggang ngayon ay wala pang lumalabas na resulta. Siguro naman baka bukas bago sumapit itong weekend,
eh may lumabas na na resulta. Yan po ang ating abangan. So dumako tayo dito mga buddy sa sinasabi ko na kung saan ay may ibinulgar si Mr. Rafi Tulfo tungkol dito sa pang-aagaw ng lupa. Ano ba ang modus? Pang-aagaw ng lupa sa mga Palawenyo. Hindi natin alam kung saang lugar ito, kung saang bayan sa Palawan, pero ito po yung naging pahayag ni Mr. Rafi Tulfo sa Senado. Okay, ito. Panoodin natin ito mga buddy para sa ganun ay malaman natin kung ano ba yung ginagawa nilang modus dito. Nakakaawa naman yung ating mga kababayan. Yung pong pang-aagaw sa mga lupain ng mga farmers, very rampant po ito nangyari ngayon sa Palawan. At ang nasa likod po nito ay mga ma-influensyang politiko. I'm not gonna name names, pero pag nagkaroon po ng hearing, at ako po ay pinilit na magsalita, magsasalita ako at imbitahin natin yung pinagbibintangang politiko na nangangagaw ng lupa ng mga farmers doon sa Palawan. Ang modus po nitong mga ma-influensyang Poncio Pilato at Herodes sa Palawan ay lalapitan po nila itong mga maliliit na farmers na naghihirap po, naghihikahos at meron pong pangangailangan, immediate medical needs. So magsasanla po ng lupa sa kanila. Once na isinanla po yung lupa sa kanila, papalitan po yung titulo. At dadagdagan na lamang po yung pera na isinanla sa kanila. And this has been happening. At wala pong magawa itong mga farmers dahil sino ba naman sila, napakalit nila, babanggain nila ma-influensyang tao na matagal na po ma-influensya doon sa probinsya. So, Mr. President, siguro ito yung isa sa ating mga imbestigahan. Hindi lang po nangyari sa Palawan to, nangyari ito sa buong Pilipinas. Yung mga maliliit nating farmers, inaagawan po ng mga lupain, ng mga impluensya, mga politiko, mga impluensya ng tao, dahil alam nila walang panlaban itong mga pobreng farmers. Now, it's about time, siguro, sa itong 19th Congress, may mangyari sana na masampulan po natin itong mga nangangagaw ng lupain ng mga maliliit nating farmers. And again, isa po ako na willing, kung kinakailangan, banggain po natin itong mga politiko ito. And at the right time, we have to name names and we probably have to call these people dito sa Senate para mag-explain kung talagang totoo yung bintang sa kanila o hindi in aid of legislation. Nakakalungkot mga buddy, no? Kung sino pa itong mga nasa gobyerno. Talagang may mga tao na sobrang gahaman, sobrang ganid sa kapangyarihan, sobrang ganid sa mga ari-arian na ano bang mapapala ninyo? Kayong mga sakim sa mga ganyang mga bagay. Kaya nyo bang dalhin yung mga lupa, yung mga properties nyo na nakukuha? Kaya nyo bang dalhin sa hukay ito? Sa mga pera na inyong winawaldas na galing sa kaba ng bayan? Sa palagay nyo ba magandang epekto nito para sa inyong pamilya? Sinasamantala ng mga kumag na ito yung mga sitwasyon sa buhay nitong mga magsasaka. O maaaring nagkasakit yung anak, walang mapagpa-hospital, so lalapit syempre o kaya mag-aalok ng tulong itong politiko na ito kung sino mang Herodes ito. Akala naman ito magsasaka, ha? Akala naman niya ay bukal sa kalooban, pero yung pala, yung pagtulong na ginawa niya doon sa kanyang anak na may sakit, ay ito pala yung may kapalit. So wala na magawa ang pobreng magsasaka hanggang sa maibigay na lang nila yung kanilang lupain, kapalit nga noong ginawang pagtulong nitong politiko na to, nitong ma-impluensyang politiko na to. Naku, sino kaya ito? Sana naman ito ay mapangalanan. At siguro, kung napanood na niya itong balitang ito, eh siguro ngayon nag-iisip-isip na paano malulusutan ito. Mabuti na lamang at nandyan si Senador Rafi Tulfo. At sigurado naman, yung mga nagsumbong sa kanya ay mga taga-Palawan din. Talagang itong Palawan, itong mga huling buwan, talagang napakainit. Yung issue na nga dito kay Jovelyn, hindi pa matapos-tapos. Tapos ito na naman, another ma-impluensyang politiko na naman ang sangkot dito sa pang-aagaw ng lupa. Kung hindi man sa batas ng tao, ay sa batas ng Diyos kayo huhusgahan. Yan lang po, maraming salamat.